7 years ago, noong September 26, 1983, nailigtas ang mundo mula sa potensyal na nuclear war or World War III. Dahil kay Stanislav Petrov ay naiwasan ang pagsiklab ng nuclear war sa pagitan ng Soviet Union at Amerika na maaaring magdulot ng malawakang pagkawasak ng sibilisasyon at katapusan ng ating mundo. Ano ba ang kanyang ginawa at hindi nangyari ang digmaang kinatatakutan ng marami? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Yevrafovich Petrov ay dating Lieutenant Colonel ng Soviet Air Defense Forces. Siya ay pinanganak noong September 7, 1939 sa Russia. Ang kanyang ama ay naging fighter pilot sa panahon ng World War II at ang kanyang ina naman ay isang nurse. Nag-aral siya sa Kyiv Higher Engineering Radio Technical College ng Soviet Air Forces. Pagkatapos graduate noong 1972, ay pumasok siya sa Soviet Air Defense Forces at mabilis tumaas ang kanyang ranggo. Noong 1970s, ay na-assign siya sa grupo na nagmo-monitor ng early warning system. Sa pamamagitan ng system na ito, ay nadidetect nila kung mayroon mang missile attack na paparating mula sa kalaban. Isa si Petrov sa mga nag-undergo ng training para sa monitoring ng early warning system at isa siya sa pinakamahusay. September 26, 1983, si Petrov ang naka-duty na mag-monitor ng early warning system. Habang nagmo-monitor siya, ay laking gulat niya dahil na-detect ng kanilang system na may paparating na missile attack mula sa Amerika. Na-detect ng computer na mayroong 5 missiles ang na-launch mula sa base ng Amerika. Sa unang 15 segundo ay natulala lamang si Petrov at hindi alam ang gagawin. Ang kanilang protocol o ang tamang proseso kasi kapag may na-detect ang system na pag-atake, ay dapat i-report ito agad ng taong nagmo-monitor ng system sa Soviet military para ma-inform ang Soviet leader at nang sa ganun ay makahanda at makaganti rin sila sa pag-atake. Inaasahan kasi nila na aatake talaga ang Amerika dahil 3 weeks earlier ay pinabagsak kasi nila ang isang eroplano ng Korean Airlines na nakadaan sa kanilang airspace. Dahil dito, namatay ang 269 na pasahero kasama ang isang congressman ng Georgia. So anytime ay pwede silang atakihin ng Amerika. Bukod sa early warning group, ay mayroon din namang ibang grupo ng experts na nagmo-monitor sa missile forces ng Amerika. Ngunit ayon sa grupo ng satellite radar operators, ay wala silang na-register na missiles. Ngunit ang mga taong iyon ay support service lamang. Malinaw na nakasaad sa kanilang protocol na ang desisyon ay dapat base sa kung ano ang ipapalabas ng computer sa early warning system kung saan ay si Petrov ang nagmo-monitor nito. So sa mga oras na iyon ay nakasalalay talaga kay Petrov ang pag-report dahil siya ang naka-duty. Tulala si Petrov na nakatutok sa screen na may nakalagay na launch. Sinasabi sa kanya ng system na ang alert ay nasa highest level na at walang duda na nag-launch na nga ang Amerika ng missiles. Nailaunch na ang pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-5 at napalitan na rin ang alert sa computer from launch to missile strike. At maraming kasamahan niya ang nagpapanik at naghihintay sa kanyang desisyon. Wala naman sa kanilang panuntunan kung ilang oras o minuto lang sila dapat mag-isip bago nila ideklara na inatake na sila at i-report ito. Ngunit ang bawat segundo ay napaka-importante na kailangang agad-agad masabihan ang nakakataas. Kaya in less than 5 minutes ay nagdesisyon si Petrov. Kinuha niya ang telepono. At alam niyo ba kung ano ang kanyang ni-report sa nakakataas? Sinabi niya sa kanila na isa lang daw itong false alarm. Nasa kritikal na sitwasyon sila ng mga panahong iyon. Ngunit bakit niya nasabi na iyon ay false alarm? Bago natin yan sagutin, nagustuhan niyo po ba ang kwento natin so far? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng big yes.
Nasabi ni Petrov na iyon ay isang false alarm dahil kahit na naging malinaw ang alert ng system ay mayroon siyang mga pagdududa. Naisip niya na kung totoong atake nga iyon ay bakit 5 missiles lang ang na-detect. Naisip rin kasi niya na kapag ang isang bansa ay nagsimula ng isang digmaan ay hindi ito magsisimula ng 5 missiles lamang. At nasabihan rin kasi siya na kapag aatake ang Amerika ay talagang maraming missiles ang ilalabas nila at hindi lang 5. Bukod dito, ang launch detection system nila ay bago pa at para sa kanya ay hindi pa talaga ganap na mapagkakatiwalaan. At nagtaka rin siya bakit walang nakuhang record ang ground radar kahit ilang minuto na ang nakakalipas. Ang mga impormasyon na ito ang nag-udyok kay Petrov sa kanyang desisyon. Kaya naisip niya na maaaring wala talagang pag-atake na nagaganap at ito'y isang false alarm lamang. Ngunit alam niyo ba, hindi rin sigurado si Petrov sa kanyang naging desisyon. Sinunod lamang niya ang kanyang instinct or gut feeling. At kung magkamali man siya, ay tiyak na hindi magiging maganda ang resulta. Ngunit nanindigan si Petrov sa kanyang desisyon at pagkatapos niyang sabihin iyon ay takot na takot siya sa susunod na mangyayari. Ngunit lumipas na ang 23 minuto ay walang missile na dumating kaya talagang gumaan ang loob ni Petrov dahil hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Nila na napagkamala ng satellite ang refleksyon ng araw bilang isang missile launch. Dahil dito ay kinailangan nilang baguhin ang computer program na nagfi-filter ng ganitong impormasyon. Marami ang nagsabi na ang desisyon at mabilis na pag-iisip ni Petrov ang nagligtas sa mundo. Dahil kung sinabi niya na isa nga iyong pag-atake ng Amerika ay tiyak na magaganap ang World War 3 sa pamamagitan ng isang nuclear war. At alam naman natin na napaka-destructive ng mga nuclear weapons at maaari itong maging dahilan ng pagkagunaw ng buong mundo. Pagkatapos ng insidente ay sumailalim si Petrov sa matinding pagtatanong ng kanyang superiors tungkol sa naging judgment niya. Noong una ay pinuri siya sa kanyang naging desisyon, ngunit napagalitan rin siya dahil hindi daw niya nailagay sa war diary ang insidente. Pinangakuan siya ng commander ng Soviet Air Defense Missile Defense Units na si General Yuri Votantsev na rerewardan siya sa kanyang dakilang nagawa. Ngunit hindi ito nangyari dahil ang insidente iyon at ang computer bug o error na nakita sa missile detection system ay magpapahiya lang sa kanyang superiors at sa taong responsable rito. Kapag kasi bibigyan siya ng reward, ay kinailangan rin silang managot sa insidenteng iyon. Kaya hindi talaga na ipalabas sa publiko ang ginawa ni Petrov. Nareassign siya sa trabaho na hindi masyadong sensitibo. Ngunit kalaunan ay nag-early retirement din si Petrov. Nalaman lang ng publiko ang insidenteng iyon noong 1998 sa publication ng memoirs ni General Votantsev. Binanggit kasi ni General Votantsev ang dakilang nagawa ni Petrov at dahil dito ay naging tanyag siya. Makalipas ang ilang taon ay nabigyan rin siya ng halaga at pagpupuri na nararapat sa kanya. Noong 2006 ay tinanggap niya ang award mula sa Association of World Citizens at noong namang 2013 ay naparangalan siya ng Dresden Peace Prize. At hindi lang yan, naging subject rin siya sa 2014 hybrid documentary drama na pinamagatang The Man Who Saved the World. Ayon kay Petrov, alam niya na walang sino mang makakapagtama kapag nagkamali siya sa kanyang desisyon. At dahil di umano sa kanyang civilian training, kaya nagawa niya ang tamang desisyon. Ang mga kasamahan daw kasi niya ay puro mga professional na sundalo na may military training. Kaya lahat ng instructions ay susundin talaga nila. Mabuti na lang daw at siya ang naka-duty sa mga panahong iyon. Dahil kung hindi, tiyak na ire-report na yon ng iba na isang missile launch at mangyayari talaga ang kinatatakutan ng lahat. Ikaw ka-awesome, anong masasabi mo sa ginawa ni Stanislav Petrov? Pakilagay po ang iyong opinion sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming